Ano po yung mula po sa chapter 4, verse? Verse 32. O, mahilig po mabuti. O, siya lang mula kayo po ulit sa inyong yawal. Pag-uro nga yung Joshua, pag minuro niya, kalunagan, revelationary insight, sa itong mga katotohanan, mga mula po, ano yan, mga pagkain sa iyong mito, Joshua ang gaul, Yahushua, Holmes, kay Amen. Ito pagtutulungan ng mga mananampalataya. Verse 32 ng chapter 4. Nagkaisa ang damdamit isipan ng Yahuho na sumasampalataya at di tinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa Yahuho. So, ibig sabihin ay walang rokot-harot ng kasakiman. Ang mga emisaryo ay patuloy na gumagawa ng mga kabalaghan at nagpatotoo sa muling pagkabuhay ni Monsignor Joshua at ibinuhos ni Yahuhul ang kanyang pagpapala sa kanilang Yahuhul. Walang nagdaraho sa kanila dahil pinagbibili nila ang kanilang mga lupa o bahay at ang pinagbilahan binibigay sa mga emisaryo. Pinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Yahusha, isang libitang taga Cyprus, kaya Barnabi ang tinaguri sa kanya ng mga emisaryo, ibig sabihin, matulungin. So pag nag-pause kay Mayo ngayon, kung sino maging matulungin, anong pangalan? Barnabi. Pinagbili niya ang kanyang bukid at binigay sa mga emisaryo ang pinagbilan. Magawa chapter 5. So binibigyan tayo ng example dito. Si Ananias at si Sapphira. Meron naman mag-asawa na nagbili rin ng lupa. Ananya ang ngalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Binawasan ni Ananya ang pinagbilahan, kalamang kanyang asawa, at bahagi lamang ang binigay sa mga emisaryo. Kaya sinabi ni Kapos, Ananya, anong napadaig ka kay Hasatan at nagsinungaling sa ruha o Lodshua? Bakit mo binawasan ang pinagbilahan ng lupa? Nang hindi pa na ipagbibili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang may pagbili na, hindi ba iyo ang pinagbilhan? Bakit mo pa naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsisinungaling, kaya huwin ka nagsinungaling. Nang marinig ito na niya, siya'y patay na bumagsa at yahuhod nang nakarinig. Sa pangyari ito ay sinindihan ng matinding tao. Tumindig ang mga binata, binatang bangkay at inilibig. Alam niyo na po yun. Ganun ka, ano, pagka kayo ay nanumpa kaya na. Sa pagkaraan na may tatlong oras ay dumating ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kagad siyang kinausap ni Kapos, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang pinagbila ng lupa ninyo? Upo tugon niya. Kaya nga, yan lamang po. Kaya sinabi sa kanya ni Kapos, ano ang pinagkaisa ninyo tukoy ng ruha? Yahuru. Ayan, nasa pintuan naman nagbibili sa iyong asawa, ikaw naman ang isusunod. Pagdakay ng buwan si Sapphira, sa paanan ni Kapos at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya ito'y nilibing sa tabi ng kanyang asawa. Pinagarihan ng matinding takot ang buong uhulya o kalipunan ng mga mananampalataya at ang yahuhod ng nakabalita ito. Tuloy naman po tayo sa verse 12, mga himala. Nagkaroon na po tayo ng lesson pagka meron tayong ano sa ruta, meron tayong yahuhod o yahuhod kay yahuhod, hindap ay tinutupad ko. Verse 12, mga himala. Marami kababalaghang ginawang mamisaryo na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipong-tipong sa portikulusyoan mo ang Yahuhod ng sumasampalataya. Hindi na nga has na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Ganyan may puri-puri sila ng mga ito. Subalit parami ng parami ang lalaki at babae na nanali kay Yahuhod. Dinala sa mga lansangan ng mga may sakit at dinagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Kapos ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong kuha sa mga bayang kalugnog ng Yahushalim, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahirapan masamang espiritu at silang Yahuhod ay pinagaling. So ganun ka-powerful ang
anointing, iya buska na ruka, iya busyo. Usaw, o usaw na ruka, iya busyo. Ang pag-usig sa mga imisaryo, verse 17. Ingit-ingit naman ang pinakapunong parin at ang mga kasamahan niya sa anib na sa sekta ng mga Chanukim, kaya tumilos sila. Tinakip nila mga misaryo at binalanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ni Yahul ang binangguan at nilabas ang mga misaryo. Sinabi dito sa kanila, pumaroon kayo sa templo at mangaral ukol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga misaryo, kaya't na magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong pari at ang mga kasama niya, tinawag ilang yohon ng matatanda ng Yahusharul sa pulong ng buong Sanhedrin. Pinakuha nila sa bilangguan ng mga misaryo, ngunit pagdating doon ng mabantay, wala na ang mga iyon. Kaya nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nabuksan din namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong pari at mga kapitan ng mga bantay sa templo ng marit ito at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga emisaryo. Verse 25, nagising po. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, ang malalaking kinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Sinama nila ang mga emisaryo, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Iniharap nila sa Sanhedrin ng mga emisaryo at siniyasan ng pinakapunong pari. Mahipit namin pinagbabawal sa inyo ang pangaral sa siwang o ngalan ni Yahushua na yan. Wika niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Naganap na sa Yahushua na yung inyong mga turo at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit tumugon si Kapos at ang ibang mga emisaryo, si Yahushua lang dapat namin tuktin, hindi ang tao. Ano po? Ano? Pakiyano nga po yun? Ulit. Si Yahushua lamang dapat namin tuktin, hindi ang tao. So kahit ang sabihin nila na si Yahushua lamang dapat ulyano tuktin. Verse 30. Si Yahushua na aming mga ninuno ang muling bumuhay kay Yahushua na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa poste. Niakyat siya ni Yahushua sa kanyang kanan bilang Malkiul o hari at Mihushuayaw o tagapagitas upang bigyan ng pagkakataon mga Yahushua na magsisit tumaligod sa kanya o sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay nito, kami at ang Ruha o Yahushua na binigay ni Yahushua sa mga tumatalima sa kanya. Verse 33. Nagmit-mit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga emisaryo. Ngunit tumindi ang isang parsik na nagnangalang Gamaliel, tagapagturo ng mga turo at ginagalang ng buong bayan. Inutos siyang ilabas muna ang mga emisaryo saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyo mabuti ang gagawin sa mga tao ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Judas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawata-kwata ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Yahuda na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawata-kwata din ang mga tagasunod niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga tao ito. Hayaan ninyo sila kung ang kanilang panukala o pagkunyag ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula kay Yahushua, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo kay Yahushua. Na, nalawa ko yan, no? Na. Napahinungod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga emisaryo at pagkatapos, ipapalo at
pagbawalang mangaral Belshuang sa ngalan ni Yahushua, sila ay pinalaya. Kaya talagang ano yun, binigyan talaga na rule yung mga Parsi, yung mga namumuno ng religious organization. Sana eh pagbawal yung pangangaral ng Yahushua, mahigpit na mahigpit. Na verse 41 na gising na gising. Galang sa kasiyahan, umalis ang mamisaryo sa harap ng Sanhedrin dahil minarapat ni Yahuhun na sila'y malagay sa kasiyahan. Kaya sa Shua, usangalan ni Yahushua. At araw-araw, nagpupunta sila sa Haikulo Templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral ukol kay Yahushua, si Hamihuskay o ang Mesiyas. Magawa, chapter 6. Ang pagpiling sa pitong taga paglingkod. Nang panahon iyon, gumarami na ang mga sumasampalataya ng reklamo mga Helenista sa laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapagayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Katinipon na 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangalan salita ni Yahuhun upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at kuskus ng ruha o Yahushua. At ilalagay namin sila sa tungkulin ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa panalangin at sa pangaral ng salita. Nasiyahan ang buong kapulungan sa panukala ng emisaryo, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay, ang pananalig kaya huul at kuspos ng Ruha o Yahushua. At sina Felipe, Prochoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioch. Isang hintil na naakit sa Judaismo, na relihiyon ng mga Parsim o mga Pariseo. Iniharap sila sa mga emisaryo, sila'y pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. So alam niyo na yan, pinanalangin at pinatungan ng mga kamay. Hanapin natin yung verse na yun, medyo... Continuation po, medyo nakat po kasi yung mga yun dito, yung hawak niyong topic, yung medyo... Okay, sorry. Verse ano na po tayo? Verse 7 na po tayo. Patuloy na lumaganap ang masalita ni Yahuhun at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Yerusalem. So ibig sabihin ay parami na parami. So padami tayo ng padami. Amnam, di po ni Yahuhun. At maging sa mga pari, marami ang sumampalataya. Verse 8. Ang pagdakip kay Esteban. Pinagpala ni Yahuhun sa Esteban ang pinuspos ng kapangyarihan, ano pa't gumawa siya ng maraming mala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ibang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na bilugo ng mga Yahuding na taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na regalo ng ruha. Kaya hindi nilang sinusulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig namin nilalait niya si Yahushua at si Yahuhun. Sa gayon na dukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya ay sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin at nagharap sila ng mabulang saksi laban kay Esteban. Ang tao ito, wika nila ay walang tigil sa pagsalita laban sa banal na templo at sa mga turo ni Yahushua. Narinig namin sinasabi niya
na ang templo ay gigibain ni Yahushua ng sarutina ito at papalitan ang mga kaugaliang pinamana sa atin ni Yahushua. Amen. So, next week po, excited po kayo. Ipocontinue ulyan yung pagbasa sa mga gawa. Amen. So, bigyan po ng kapayahin si Yahushua. Hallelujah. Thank you.